Welcome to my YouTube channel, Tony Su Vega, your feng shui guru and paranormal expert. Mga kababalaghan na tunay na nangyari, true to life stories, story number 30. Ang mga sirena sa Ilog Pasig. Nakatira kami noon sa Guadalupe Viejo sa Makati sa kahabaan ng J.P. Rizal. Sa likuran ng bahay namin, nandoon ang Ilog Pasig. May bagyo noon, si Dading. Signal number 3 o signal number 4 yata yun sa Metro Manila. Nagliligpit-ligpit kami ng mga nabasa sa ulan. Mga damit, sahig, kumot, kulambo. Isinampay namin lahat sa loob ng bahay namin. Mga banderitas na nakasabit kapag kapustahan. Lumulundo na ang mga sinampay sa bigat ng tubig na kumapit sa tela, sa kumot. Nagbentilador kami, mga anim na sabay-sabay, para tuloy may dilubyo sa loob ng bahay. Magsiligpit nga kayo. May bagyo na nga. Ayaw pa ninyo magsipanahimik dyan. Tony, itapon mo itong mga basahan na to sa ilog. Opo. Daladala ko ang mga tatlong basang-basang basahan. At ihahagis ko na lang ang mga ito sa ilog nang may nakita kong malalaking buntot na umibabaw sa tubig. Sirena! Mga sirena! Parang mga ibon na pumapaswit. Natutulig ako. Nakakabingi. Aray! Aray! Huwag po! Huwag po! Nagsalita sila ng sabay-sabay. Parang chorus. Balang araw, magkakaanak ka ng kagaya namin. Pakamahalin mo siya. Pakatandaan mo yan. Magpakabait ka. Pagpalain ng Diyos na lumalang sa lahat. Nagkatotoo ang inihula sa akin. Sa ngayon, meron na akong 30 apo kay Kiron. Ang kakambal tubig ng bunso ko. Isang sireno. Siya rin ang tumulong sa akin noon nang magkasakit ang mga taong nagtatrabaho sa e-commerce. Tinulungan kami pati nung hari nila.